po tututok sa nabanggit ni Pastor Arevalo about eternal distinction with regards to the foolish and the wise virgins. So, kung titingnan natin ang at babasin natin sa banalang sulatan, meron tayong tinatawag na Book of Life at saka Lamb's Book of Life. Dito, pagbabasihan ko na lang yung mga pagtatalakay ng mga nag-present. Ang pananaw ko dito, merong permanent and temporary na foolish ayon sa mga tinalakay natin sa kasulatan at sa mga pausap ni Brother Branham. Sa God in time o God beyond time, meron talagang permanenteng bride or number of bride, meron permanenteng foolish sa paningin niya. Pero sa ating panahon, sa panahon, ay meron mga foolish na pwede umabanti sa pagiging wise. Ayon po sa ating pinag-usapan, kung ang mga foolish ayon sa ating yan talaga ay yung mga denomination, di ba ba? Yun ang kanina. Kung ang mga foolish ay yung mga nasa denomination, lahat po tayo, ayaw ko na kung lahat, galing po tayo sa denomination. Pero dahil meron tayong, sabi nga ng isang kapatid, brilliant spirit, yun talaga, bukas ang puso sa mga mensahe. So, lahat, marami sa atin ang nakapasok dito sa tinatawag na message of the hour. Nung marinig natin ang midnight cry, na ang cry, ito daw ang mensahe. At yun din ang pananaw ko, ito ang mensahe. Bakit midnight? Sapagkat panahon po ng kadiliman ng mensahe. Kadil ang mensahe talaga hindi maapuha ito ng denominasyon. Kaya nga, meron tayo mga tinatawag na mystery expo. Kaya tayo nangaral sa mga iba't ibang mga lugar na hindi pa alam ang mensahe para ipaabot doon sa tinatawag na foolish virgins yung mensahe ito para sila naman makaabanti sa kanilang kalagayan at huwag sila manatili sa pagiging foolish. Kung ang foolish yung sabihin mangmang, lahat naman tayo eh, galing sa kamangmangan. Hindi natin alam ito mensahe. So, naniwala pa ko na meron temporary na foolish virgin sa panahon sa ako panahon. Pero sa panahon ng Diyos o beyond time, meron ng eksakto na bilang kung sino yung mga foolish at kung sino yung mga wise or bright. Kaya, kung ating ating susundan, kanina nabanggit ko na ating kapatid Pastor Danny about the message sa panahon ni Pablo. Dumating siya sa Efeso, tinanong niya ang mga believer, natanggap niyo ba ang banal ng Espiritu nung kayo'y manampalataya? Sabi nila, hindi namin alam. So, ito yung mensahe ngayon. Ano yung mensahe? Kailangan tanggapin nyo ang banal na Espiritu. At sila po ay naniwala. Una, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pagkatapos, pinatungan ni Pablo ng kanyang kamay at ang sabi ng Bible, nabaptize sila ng Holy Ghost at sila ay nagpakita ng ebidensya na sila ay nagsalita ng ibang wika. Pero hindi ko sinasabi na ang ebidensya ng baptism ay speaking tongues. Pero yun po ang sinabi ng Biblia. Ngayon, ibig sabihin, umabanti po sila. Yung mga foolish na yun sa panahon ni Pablo sa church sa Efeso, nung hindi pa nila tinanggap ang mensahe about baptism of the Holy Ghost, mangmang pa sila. Kasi ang mensahe lang nila, yung baptism of God. Pero sabi ni Pablo, merong progressive revelation na dapat yung matanggap. At yun din po, pananaw mo ngayon, ang progressive revelation na kung saan ito po yung mensahe ni Brother Branham na ito'y pinahayag noong 1963 at marami po ang nakarinig pero hindi lahat na nakarinig ay tinanggap ang mensahe ito. Merong nanatiling foolish pero merong kasamang mga foolish doon sa denominasyon na umabanti po ang kanilang pananampalataya sa mensahe ng ating kapatid ni Brother Branham. So, kung iayon natin sa topic about the foolish virgins or the ten virgins, mapansin natin doon na ang lima ay o ang sampo, meron po silang ilawan. Ilawan means may liwanag. May dala sila. Pero ang kulang sa lima, yung foolish, yung reserve at langis. Amen.
kasi kung wala pong langis yung ginawa nila, hindi sila magkapaglakbay. So lahat sila may liwanag. At dumating sa punto na sila nagpahinga, litarin, at lahat sila ay, kumbaga sana, medyo nagtambay muna sa kanilang pagbibiyahe. Pero nung sila ay magising dahil sa mensahe, nung sumigaw, nagising sila, at yung lima, ay wala na, aandap-andap na yung kanilang ilawan. Ibig sabihin, aandap-andap, dati maliwanag. Dati maliwanag. So may langis yung ilawan. So, pero may nagsama natin, yung langis ng nubya. Yung langis ng nubya, yun ang hinihingi ng five foolish. Pero, alanganin na, no? Kapos ng oras. Eh sabi ng five wise, pumunta, bumili kayo doon. At ang pananaw po dito, ang uwin, ang banal na espiritu, pwede pong hingiin. Sabi ng Lucas 11, chapter 11, verse 11 to 13. Sabi na, pwede nyo hingiin sa akin ang kung sino man ang hingiin ng banal na espiritu, ibibigay nyo ito sa kanya. Scripture po. So, ang panahon natin ay meron pang tsansa para doon sa mga tinatawag nating foolish na nandunong pa sa mga kulungan, ay kailangan hayuan natin sila. Ito ang dahilan kung bakit tayo mahayo para mawin natin itong mga foolish at mapasama sa atin kung sinasabi natin na tayo po ay wise na ating qualification. Because the message of the hour ay nasa tinanggap na po natin sa ating puso. So ang panahon po nito, meron pang panahon. Kasi nung sumigaw, at ang sabi doon, lumabas ang bridegroom. Sabi doon, God, they went forth and to meet the bridegroom. Para ko pa, hindi pa itong rapture. Ito yung spiritual rapture na kung saan na nakarinig ng mensahe, lumabas sila sa kanilang denomination. No? Kasi kung rapture na yun, dapat wala na tayo dito. Wala na tayo. So, hindi pa pwede yung rapture na hinihintay ng bride na siya ay First Thessalonians 4:18 to 16 to 18, hindi pa yun yung dinatang rapture. So, nandito pa po ang foolish, kaya may chance pa siya. Nandito pa ang wise, so may chance pa po. Sino po ang magdadala ng mensahe sa kanila? Yung mga wise. Naghihintay lang ngayon yung mga foolish. Kailangan sira natin sila. Amen. Thank you very much. Salamat. Kasi hindi ko nakikita na pwede natin i-apply yan yung paboritong parable ni Brother Branham, yung itlog ng agila, nagpisa ko sa kulong ng manok. It seems like yung mga manok gusto nating gawing agila. So kaya po tayo nag-text po para hanapin yung mga agila. Kasi yung mga agila lang ang nakakakilala sa tinig ng inang agila at ang mag-agila nila. Kaya gusto kong malaman at interesado ako kung saan natin mababasa sa mensahe, saan natin nakuha yung prinsipyo na yung mga foolish virgins ay pwedeng maging wise virgin. Otherwise, kasi yung 10 virgins, pwedeng mabawasan yung 5. Magiging 7 o magiging siyam yung wise na titinanan ng isa. Pero nakita natin mga kapatid, nag-umpisang foolish virgin hanggang natapos nagpunta sa wedding supper, nanatili silang foolish virgin. Di ba? Scripture yon. Ngayon, palagay ko, kasi ito ay monthly message ministers meeting. Kaya mahalaga na mahalukay natin yung mensahe. Hindi yung saksang natin hinahalukay at sinishare natin dito. No? Kaya, baka naman yung meron akong hindi nabasa. Kaya gusto kong malaman kung saan natin maibabatay yung prinsipyo na yung foolish virgins ay gagawin natin wise virgins. At ang dahilan kaya tayo nag-minister ng expo, baka yung mga foolish virgin na yan ay maging wise. Hindi po, hindi ganyan ako nag-expo. Kaya tayo nag-expo, hindi para papasukin yung mga manok sa ano, kundi hanapin natin yung agila talaga. Kasi yung agila lang ang makapagkita ng mensahe. Kaya gusto kong malaman kung saan natin pwedeng makuha yun sa mensahe. Wala pang makita na ebidensya sa quotes ni Brother Branham. Pero ang magiging katanungan ko lang para naman magamit
pag-share tayo na, pag-share natin doon, may agila na makakarinig. Agad. Agad. Marami tayong pinupuntahan. Pero hindi natin alam, ako sa akin, hindi pa lang kung sino agila doon. Kaya sige lang, share lang ko na share. Pastor, goodness po. Okay. Kaya nga tayo mahayo kasi hindi natin alam. Diba? Kaya sinishare natin yung message kasi ito yung ano eh, kasi maliwanag yan. May mga statements si Brother Van na marami yung metals by yung magnet. Diba? Yung magnet, eh, kakapit lang dyan. Diba? Yung merong something in common. Yun yung didigin. Diba? Kaya kung wala talagang walang commonality doon sa narinig nila. No? Kasi pag pinayagan natin yan, lalo na wala naman pala tayong nababasa tapos isi-share natin. Diba? Kaya ang susunod na dyan, ituturo na rin natin, baka si Kain pwede rin maging anak ng Diyos. O baka ganyan na rin ang tinuturo nyo na hindi tinuturo naman ng prophet. Diba? So, yung sabihin, ang nangyayinangan ko doon, so, yun po, kaya po tayo mahayo, kaya tayo nagsishare. Para marinig nila yung mensahe. Kasi, at saka tandaan natin mga kapatid, ang third pool ay also preaching to the lost din yan. No? Kasi kung kailangan din nilang marinig ang mensahe na ito para magkaroon ng katwiran, nahatulan sila dahil tinanggihan nila ang mensahe. Okay? So, yun lang po ang pwede kong i-share niya sa bagay na yan. So, para sa akin, kung hindi pa rin naman pala natin nabasa, siguro mas safe na mag-stick na lang tayo doon sa meron tayong patayan. Para lang sa ganun, sigurado tayo na yung bride ang tatanggap niya. Di ba? Kasi kung sasabihin natin yung police beauty pwedeng maging bride, di papasok nga yung police beauty. Di ba? So para sa akin, it is always safe to preach the message of the hour. No? Kasi yun po yung ating patayan. No? Kasi nga, tayo as a person, hindi natin kilala. Pero kilala ng Panginoon. Pero paano natin sila maaakay sa pamamagitan ng mensahe. God bless you. Different about the church and the bride. Pag yun ang pinagsabay ni Brother Branham, ang tinutukoy niya pong church, pastoral po, ay denominational. Ang bride, tayo ang message giver. So, ang pinahanting sa atin, o ang pinahanap sa atin ng ating kapatid Brother Branham, ay talaga yung bride. Kaya, nagsisert tayo ang message. Siguro makatutulong po sa inyo ito, sa quotation. God's looking for the character and membership, character elixir, then he went to get the bride of Christ, or Isaac. He sweetened it up until he found character. Remember, Abraham put him responsible as God put us responsible. That's right. We minister, tayo daw mga ministro, hand my bride. So, yun po yung trabaho po natin, task natin. Okay, so, dali po ha, dali lang.